Patuloy pa rin pinag-iingat ng mga eksperto ang publiko kaugnay sa mga karamdamang maaring makuha sa panahon ng tag-ulan at panakanakang pagbaha, lalo na sa ngayon nagsisimula na ang face-to-face classes. May report si Kurt Mustaza ng IBC News. Rise and shine, Kurt. Hindi pa natatapos ang laban kontra COVID-19, agaw eksena naman ngayon ang iba't ibang sakit na dala ng tuloy-tuloy na ulan at bigla ang init. Kasama na riyan ang mga sakit na makukuha sa paglusong sa baha. Kabilang yan sa mga tinalakay sa programang Balitaan sa Maynila kung saan panauhin ang family medicine specialist na si Dr. Maria Gloria de Alban. Since parati po tayong binabaha, so mag-ingat po tayo, lalo na sa mga lugar na napakataas po ng baha, huwag na pong lalabas ng bahay kung maaari po kasi dahil napakarami pong daga sa paligid natin, maaari pong ma-infect ng leptospirosis. Dahil sa mga pag-ulan at pabago-bagong panahon, binibigyang pansin ng mga nasa sektor ng kalusugan ang mga panganib na dala ng mga flood-borne diseases. Nagpaalala rin si De Alba na mag-ingat dahil uso ngayon ang sakit na dengue. Marami pong may dengue ngayon dahil po ulan, init, and then nai-store po ang ibang mga tubig na hindi natin alam sa likod ng bahay, sa harapan, sa paligid. So kailangan po linisin ang ating kapaligiran. Dapat po wala hong nai-stack na tubig para hindi ho magkaroon ng lamok. Matatanda ang batay sa huling datos na ibinigay ng Department of Health, tumaas ng 83% ang kaso ng dengue sa bansa sa first half ng taon kumpara noong Enero hanggang Hulyo ng 2021. Nagbabala rin ang doktora laban sa airborne diseases, kasabay ng pagdami ng mga taong lumalabas bunsod ng pagbubukas ng klase. Lalo na yung mga street foods kasi syempre may mga contaminations yan. Kaya kung pwede po, huwag mong kakain sa labas ng kalye. Pwede ko kayong bumili at iluto ulit sa bahay o initin para mamatay po yung mga parasite o bakterya para hindi po tayo magkasakit. At dahil uso ang iba't ibang virus, bukod pa nga sa pagdami ng mga may ubot sipon, inabisuhan niya ang publiko na mas lalong maging maingat, magsuot ng face mask at laging magdala ng alcohol, lalo na't iyan ang mga pinakamabisang mga panangga laban sa mga nakakatakot na sakit. Kurt Mustaza ng IBC News, para sa Bayan.